Hello mga kabayan dyan sa mga friends ko. Hello. Actually, pang 4 nights ko na dito sa hotel and so far maganda naman yung accommodation. Ngayon ko lang naisipan mag-video kasi nga parang gusto kong namnamin yung pahinga kumbaga sa travel kasi sobrang ano tawag doon, sobrang pagod pag nagbabiyahe ka. Alam niyo naman, ang daming protocol. So ngayon, ang gagawin natin, magro-room tour lang muna tayo kasi wala naman akong magagawa dito. Ito yung room ko. Maganda naman siya. Hindi naman siya kasing super ganda ng 5-star hotel, pero okay na rin kasi pasalamat tayo. Napunta tayo sa magandang hotel at saka comfortable siya. Sa pagkain naman, wala akong masabi. Updated talaga. Super. Nilalamig na nga yung mga pagkain namin dito kasi nga, hindi pa oras ng hatira ng pagkain, nagdo-doorbell na. Kaya nilalamig yung mga pagkain namin. Pero sobrang thankful talaga. Kesa sa ibang hotel na delay yung pagkain nila, delay yung oras ng pagkain. So, ito muna tayo. Punta tayo ng CR. Yan. Okay na. May labahan. Nagliha kasi akong ng aking sinuot kanina. Niligo. Nilabahan sa puro tubig at sabon, papaya, sosyal. Saka ito naman yung nagamit ko yung susuotin pa lalabas na ako dito. Okay siya, meron kaming heater. Okay. Merong ref, hindi ko ginagamit. Hindi naman naglalamig. Meron akong soft drink. May pakapi. Tuwing umaga, may pakapi po kami. Pero hindi ako uminom. Tinago ko. Nagpabili ako ng gatas. Sosyal. So ito, ang dami kong tubig. Kasi nga, nag-request ako. Kasi every time na maglalagay ng pagkain dyan sa labas, tigi isang bote lang. So naisip ko, kulang talaga sa akin yung tubig. Kaya ginawa ko, sumulat ako sa papel. May papel naman dito nakalagay. Ayan. Sinulatan ko yung papel. Sinabihan ko, kung pwede lang, pakidamihan naman yung tubig inumin. Kaya yun, nung naghatid ng the next na kainan, tatlong tubig na nilagay, tatlo, minsan dalawang bote. Kaya yun, na-stuck yung tubig ko. Buti na yun kaysa sa walang mainom. Hirap kaya pag walang mainom, no? Ayan. Yung maleta, binuksan ko. Kasi nga, kinuha ko yung towel ko. Wala akong magagamit. Ayokong gamitin yung towel dun sa bathroom. Hindi ako comfortable. Ayan. May pa-TV pa si Mayora. Tuturo ko kayo. Dito, yung labas. Ayan, yung labas. Ayan. Hindi ko alam yan. Parang muwa ata yan. Iblikod ng muwa. Andito nga pala ako sa Golden Phoenix Hotel, Pasay City, Manila. Thank you, Golden Phoenix. Very convenient po ang sitwasyon ko dito. Kaya, guys, sa mga gustong uuwi, dala po kayo ng mahabang pasensya. Kasi nga, iba-iba tayo ng matutuluyan. Yung iba, yung may kasama ako, nag-chat kami, delay yung pagkain niya. Kasi nga, siya lang isa sa na nag-check and na Islam. Kaya, sinabi niya naman daw sa information bago umakyat. Kaya lang siguro, nahirapan kasi siya lang mag-isa. Kaya binibilhan siya ng sarili niyang pagkain. Kaya nadidelay. Kasi inuuna yung marami niyang kasamahan.
Kaya yun. Tiis-tiis lang kahit puro manok. Mabuti na lang kasi may makakain. Dapat tayo magpasalamat kasi nga hindi lahat nang nagkwa-quarantine nakajamba. Yung iba hindi talaga maayos ang kanilang tinutulugan. So, maging thankful na lang tayo sa kung anong meron tayo. At magpasalamat tayo kasi nakauwi tayo ng ligtas. And then, ngayon, dumating na pala kami ng March 2 ng hapon. So, March 3 na yung unang araw ng quarantine namin. Hindi yun binibilang yung pagdating. So, March 3, 4, 5, 6, pang-apat ng gabi namin ngayon. So, bukas, sana mag-inform na magsaswab na kami. Kasi 5 or 6 days daw, sabi nila, magano kami mag-swab test. Sana matuloy at saka sana huwag madelay yung result. Yun lang naman yung hinihingi namin eh. Yung may result na agad at saka makapag-forward din kami ng requirements namin sa every provinces. Kasi para malaman din namin kung ano yung mga protocols na dapat gagawin namin. Kasi nga, mayroong ibang LGU na hindi naman sinusunod yung pinapatupad ng IATF na mga protocols. Kasi nga, mayroong mga provinces na restricted. Kaya ayun, sana maging negative lang. Negative yung result. But maging positive tayo sa ating mga pag-iisip na sana maging maayos ang lahat. Yun lang naman ang hinihingi ng mga OFW na uuwi. Kaya guys, habaan nyo ang inyong mga pasensya at magdasal na sana maging safety ang pag-uwi hanggang sa makarating sa mga pamilya natin. And yun lang, magiging happy tayo na makita yung pamilya natin, mayakap natin sila. Kasi sa haba ng panahon, hindi natin sila nakasama, kaya sulitin natin yung pagkakataon na ito. Bago ko nga pala makalimutan, umorder nga pala ako ng cup noodles, biscuit, chicheria, saka soft drinks. Ayan. Sariling pera yon kasi yung libre lang sa hotel ay yung breakfast, lunch at saka dinner. So ang the rest na yan para hindi ka magutom. Kasi nga yung iba delay yung pagkain, so much better na magbaon kayo ng mga makakain nyo, yung mga fast food. Dito bawal magpa-deliver, bawal ang bisita. Kimchi tayo dito. Kasi nga bawal lumabas. Silip lang sa bintana. Yung bintana hindi naman hindi naman nabubuksan. Steady siya kasi. Ang dami ko sanang kwento tungkol dito sa quarantine. Kasi nga nung first day namin, hindi ko naintindihan yung orientation namin. Kaya ganun. Ang tagal kong naghintay ng almusal. Mga 8 o'clock na, gutom na ako, hindi pa nag-doorbell. Kasi nga nung gabi nag-doorbell, nagbigay ng pagkain. Eh kinaumagahan, hindi nag-doorbell, kaya hintay ako ng hintay. Bukas ako ng bukas ng pinto. Every time na magbubukas ako ng pinto, nag-a-alarm yung pintuan. Saka isinan ako pabalik. Kasi natatakot ako, makapagalitan ako, ganon. Tapos mga bandang 9 o'clock na, hindi pa rin dumating. Gutom na talaga. Hindi ako nakapag-inom ng kape. Kasi wala akong nakain eh. Wala ang kape. Kaya ginawa ko, binuksan ko na naman yung pintuan. Saka naman, nag-alarm naman. Tapos, nung sinara ko na, hindi na matigil yung alarm. Hindi ko alam na, hindi pala nasarado ng mabuti yung pintuan. Saka may nag-doorbell. Naga Red Cross. Parang house parents. Ata siguro yun. Nag-check sa amin kung taga-uwa ba kami. Parang ganun.
Tapos tinanong kung may mga food, kung may mga food restriction kami. Kaya doon sinabi ko, pasensya na po ha. Kasi sabi niya kasi, isarado lang ng mabuti yung pintuan para hindi mag-alarm. Eh sabi ko, panay ang bukas ko sir kasi nga, nagugutom na ako, wala pang pagkain, sabi niya. Ayan na ma'am, kanina pa yan, hindi lang nagdo-doorbell kasi nga baka maistorbo kayo. Tuwing umaga, ganun ang ginagawa, hindi nagdo-doorbell para hindi kayo maistorbo. Nilalagay lang yan dyan sa labas ng pinto kasi may silya naman sa labas ng pinto. Eh, hindi ko nakita eh kasi nga nakatalikod yung upuan. Tapos may cover siya. Kaya hindi ko makita kahit nakatalikod. Hindi ko nakita ang may pagkain. Nalamig na pala yung pagkain ko. Saka ako nakuha. No, bandang alas 9 na yun. Saka kumain ako. Kasi gutom na talaga ako. And then, mayat maya nag-doorbell na naman para tanghalian. Nadoble na yung pagkain ko. Hanggang sa gabi, 6 p.m. yung nasa schedule ng natira ng pagkain. Pero, nagdo-doorbell sila. 4:30 pa lang, binibigay na. Kaya yun, every morning, binubuksan ko na lang yung pintuan. Andyan na yung pagkain. May kape, gatas, kape creamer, gatas, ano ba to? Sukal. Hindi ko naman ininom, iniipon ko na lang. Tsaka bawal magdala ng mga gamit ng hotel. Isang paalala po. Paalala po sa mga mag-check-in. Bawal po magdala ng mga gamit sa hotel. Kasi nga, huwag nyo namang dalhin. Mabibili nyo naman yan. Pwede naman siguro dalhin yung kape kasi hindi mo naman ininom. Pwede naman yun. Pero yung mga towel, mga shampoo, o ano pa dyan, ay naku, huwag niyong dungisan yung pangalan niyo sa mga bagay na pwede niyo namang bilhin. Kasi nga, may rules sila dito. May napanood nga ako na isang vlog na nasa bus na yung si Kabayan, pinababa ng bus kasi nga, may nawawala sa room niya. Kaya yun, diba malaking kahihiyan yun? Kaya dapat makontento tayo kung anong meron tayo. Huwag na tayong maghangad ng sobra. Lalo pat hindi naman sa atin. So, ayan guys. Ito lang muna tayo. Pa-chill-chill lang muna tayo dito. Na-adjust pa yung oras ng pagtulog ko kasi nga nasanay ako na sa oras ng sa ibang bansa. Kaya ito pahirapan. Oras ng pagtulog dito, hindi ako makatulog kasi nga yung mata ko nasanay sa oras na sa ibang bansa. Kaya adjust muna tayo guys. So sa pagdating ko naman dito, okay naman, so smooth. I-promote ko na lang din po, follow FB page ni Storya ni Juan and saka yung YouTube channel niya, Kay Juan TV. Kasi nga, mga legit yung information niya. Totoo po talaga. Saka, wala akong problema sa pasok ko ng Pilipinas. Kasi nga, hindi ako hinanapan ng kahit na ano. Kasi yung baba ko yung nagpa-check-in sa akin sa airport. Hindi siya umalis hanggat hindi niya ako nakitang nag-check-in na. Kaya yun, okay na. Salamat, baba. Thank you, guys. Sa susunod. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Bye-bye.